Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawin ko tong look na to. Yan, yung look na yan. And if you want to know how I achieve this look, just keep on watching. So yan guys, mag-start na tayo. So yan pala yung face ko, wala yung kahit anong nilagay. Yan, kilay lang. Pero sa face, wala pa akong nilagay kahit moisturizer. And nakikita nyo, meron pa rin mga pimple marks. Ayan, meron pa rin. Pero ano, tuyo na siya. Meron kasi akong ginagamit para sa pimples ko na para matuyo siya agad. So, pag okay yun, gagawa ko ng skincare routine. So, unahin ko muna tong Celotech. Ayan, Celotech. Lalagay ko sa face. Water-based pala to guys. Ayan. And oil-free. No, hindi ako dito na nagbe-breakout. And then next naman na ilalagay ko is itong primer. Yan yung gagamitin ko for my primer. Yung Canmate Mermaid Skin Gel. SPF 50. Ano na siya, sunscreen plus primer na rin siya. Yan, lalagay ko lang siya sa face ko. Konti lang, kasi medyo tiki siya. For my foundation, I'll be using this Too Faced Born This Way foundation. That gagamitin ko ngayon is yung Marc Jacobs Remarkable. Kaso, may mga dry patches ako ngayon. Eh, baka ma-emphasize niya lang. Kaya, ito lang yung gagamitin ko. Okay, ayaw niya mag-autofocus. Basta ayan, ayan siya. Ang shade ko dito is yung Porcelain. Ang ginagawa ko pala dito is... Ganyan. Naglalagay ako dyan sa may finger ko and lalagay ko siya dito. Tapos i-blend ko na siya agad sa isang side lang kasi natutuyo siya. Layer pa lang. Ayan. Medyo kita pa rin siya. Pero, dadagdagan ko pa siya since buildable naman tong foundation na to. Nakover niya ng very light lang yung mga marks. So, mag-add pa ako ng konti. Ayan. Then, yung mga konting marks na yan, tatakpan na natin siya ng concealer kasi ayoko nang sobrang makapal. And yung gagamitin ko for spot concealing is itong Camouflage from Catrice. And gagamitin ko siya to cover up my acne scars. Pan natin siya. Para kung wala tayong pimples. Ganun. Konti lang yung ilalagay nyo kasi sobrang makapal siya. Para hindi naman mag-cakey sa face. Meron din ako mga ano dito, dry patches dahil nga yun sa ginagamit ko. Sorry kung maingay kasi yung kapatid ko naglalaro dun sa labas. Sensya na akong maingay yung background. And yung gagamitin ko naman dito sa under eye, si itong Maybelline, syempre my favorite, It's Rewind. Shade ko dito is yung light pale. Gamitin ko lang ito ring finger ko para i-blend. Takpan na sila lahat. Wala na yung mga dark dyan sa face. Then, isiset ko siya gamit tong Wet n Wild Mega Glow Contouring Palette. Ayan, gagamitin ko itong banana shade. I-stay ko lang siya dyan para maset lang. Wala kasi ako nung Coty Air Spot ngayon, naubos siya. Kasi ginagamit ko siya sa client. So, ito lang muna yung gagamitin ko para pang set. Maganda rin naman siya. And pag ito yung ginagamit ko, hindi siya nag-crease sa under eye. Kaya, I recommend this, guys. Maganda to. Maganda. And next naman na gagawin ko is mag-eyeshadow na ako. For my eyeshadow base is itong Essence. Ayan, yung like ko ginagamit. Gagamitin ko tong Beauty Creations. Irresistible yung palette niya. Ayan. Gagamitin ko tong color na to.
Yan, yung color na yan. Para ma-set yung nilagay natin eyeshadow base kanina. Gagamit lang ako ng blending brush. Zoom natin. Zoom. Next naman, gagamitin ko tong Tarte yung Flirt siya. Ayan, gagamitin ko to. And hindi ko pa siya nagagamit, kaya rin ko pa na siya i-open. Ayan, may ganito pa. Bagong-bago talaga siya. And gagamitin ko tong shade na to. Ayan. Ayan, so gagamitin ko tong Playful shade. Konti lang, since pigmented it ay. Ang bango siya guys, may chocolate. Bakit mag-eyeshadow? Kasi nga dry yung ditong part. Ayan, yan yung first na ilalagay ko dyan. Then next na ilalagay ko naman is itong color na to. Ayan, itong color na to yung ilalagay ko. Kailangan nyo na siya yung blend ng maigi para walang harsh line. And kung katulad ko pala kayo na walang talukap, ako kasi ang tawag dito, hooded eyes kasi ako, ayan oh. Hindi siya kita. Pag may eyeshadow ako na hanggang dito lang, hindi siya talaga may kita. Kaya ako nilalagpasan ko siya, malapit talaga dun sa may kilay ko para mas manotice yung eyeshadow. So ayun guys, nalinis ko na siya. Lalagyan naman natin yung sa ilalim ng mata para pantay siya. Kung ano yung nilagay niyo dito sa may taas, yun din yung ilalagay niyo sa ilalim ng mata niya. Then ang gagamitin ko for my waterline is itong Flormar Ultra Black Eyeliner. Yun yung pinagkaiba. Di mas maganda siya pag may black yung waterline nyo kaysa wala. Tinan nyo to. Lagyan ko na rin yung kabila. And isiset ko lang siya ng black eyeshadow para hindi siya magkalat. Kasi kalatin yung dyan ko eh. Kaya hindi talaga ako mahilig mag-eyeliner. So, nilagyan ko na siya. And next naman nalalagyan ko is yung sa taas. Mag-gooing liner ako. And off-cam ko na lang siyang gagawin kasi hindi ako magaling mag-eyeliner. Kaya medyo matatagalan tayo. Wait lang. Gagawin ko lang. Ayan, nalagyan ko na siya. Ayan, hindi ko alam kung pantay ba. Kasi hindi talaga ako magaling maglagay ng eyeliner. Kaya bihira akong mag-eyeliner. Lagi lang mascara or yung falsies. Ganun. And so, mag-contour na tayo ngayon. Ayan, kasi ang plain-plain na mukha natin. At ang puti-puti hiwalay sa leeg. Pero sa camera lang siya maputi guys, sa personal naman hindi naman ganun kaputi. Ang gagamitin ko for contouring my face is itong butter bronzer ng Physicians Formula. Ayan, gagamitin ko siya. Ayan. Favorite ko to talaga itong ginagamit. Gagamit lang ako ng ganyan na malambot para hindi mabubura yung foundation. And guys, thank you pala sa nag-follow sa akin na hindi ko in-expect na mag 4K ako na followers kasi nga 'di ba hindi ako nakakapag upload kasi busy rin kasi nag full time makeup artist ako ngayon kaya hindi ako nakakapag video pero nagulat ako kasi yung peachy makeup na tutorial ko nag 69K views biglang umangat siya, hindi ko alam kung bakit, then yung followers ko umaangat din ng umaangat, so thank you sa pag-follow and sa panonood ng videos ko. And sana manood pa rin kayo and follow nyo pa rin ako. Promise gagawa ako ng video. Pero hindi ako nagpa-promise kung weekly or ano. Kasi nga, busy talaga ako guys. Pag may mga gigs, yun, pagod na, hindi na magawa mag-video. So, ayun, thank you guys. Thank you. Sana i-follow nyo pa rin ako. Gagawa talaga ako ng maraming tutorial pag finalo nyo ako. Pag sinubscribe nyo ako ng sinubscribe. Sorry, hindi pala follow. Sa Twitter pala yun, tsaka sa Instagram. And nga pala guys, nung nag-increase yung views ko, nagulat din ako kasi umakit yung followers ko sa Instagram. Hindi ko alam kung dahil ba sa YouTube yun, kung nakikita niyo yung account ko doon. Pero yun nga guys, thank you. Sana nagustuhan niyo yung mga ginagawa kong tutorials. Kung gusto niyo pala guys, i-check yung mga mini makeup ko.
Kasi nag-weddings din ako in Dibu, ganun. Kung gusto niyo i-check, meron akong website. Yan, aikoramos.com. Then, meron din akong FB page. Yun yung Makeup by Aiko Ramos. So, check niyo guys. Baka gusto niyo magpa-makeup sa akin. Ganun. Yan, i-message nyo lang ako kung meron malapit dito sa QC na may event or gusto magpa-makeup. Pupunta naman ako. Check nyo na lang guys yung website and yung page ko. Ililink ko na rin sa baba lahat ng pwede nyo i-check. Meron din akong online shop, nagbe-benta rin ako ng mga bags, kaya busy talaga si ate. Then sa blush, gagamitin ko itong Tarte. Yan, yung Tarte Will. Gagamitin ko itong shade na to. Ayan, itong shade na to yung gagamitin ko. Wait lang, may kumakatok. Pagbubuksan ko lang. Yan, kumatok siya guys. Tungungulit siya dito. Mochi! Yan, mochi po. Bakit ikaw pumasok dito? Guys, sobrang mahilig ako sa blush. Kahit wala ng contour, basta may blush on lang, carry na. Gagamitin ko ulit tong butter bronzer ko, pang contour ng nose. Tapos lalagyan ko lang siya nito. Complete na, so highlighter na lang ilalagay ko. Para mas bet ko yung MAC. Gagamitin ko na lang itong MAC na highlighter ko. Ang shade niya is soft and gentle. Makalat lang siya gamitin. Pag ginagawin mo yung brush, basta powdery siya ganun. Powdery. Bet ko siyang gamitin. Gagamitin ko naman for my lipstick is itong Kylie. Ang shade niya is Candy K. Inhaloan ko lang siya nitong Sleek Matte Me and ang shade niya is Old Hollywood. Lalagyan ko lang siya dito sa may gitna.